So ituloy natin itong Knowing God the Son. Ito yung mga ilang naiwan dun sa last time na pinag-usapan natin kung bakit nasabing si Jesus Christ nang siya'y magkatawang tao, siya'y 100% man. Last time na pag-usapan natin na kinakailangan ng Lord na talagang maging tao 100% para siya ay mamatay. Kasi kung siya ay Diyos lang na nag-anyong tao, I mean, walang pwedeng pumatay sa kanya. Dahil kailanman hindi pwedeng mamatay ang Diyos. But since 100% man ang Lord, He really died. At the same time, bakit kinakailangan 100% God siya na sa ganun magkaroon ng eternal value yung kanyang kamatayan? So, malinaw na pag-usapan natin, yes, Jesus Christ ay naging tao, ngunit 100% at the same time siya ay Diyos. So, kasama doon sa last time na pinag-usapan natin, susundan lamang natin ngayon, yung mga patunay kung bakit natin nasabing si Jesus Christ ay 100% flesh nang siya ay umarito. He suffered and died. Nakaranas ang Lord ng suffering. Last time, siguro ilang beses ko rin in-emphasize kung paanong yung wonder nung ginawa ng Lord nang siya'y magkatawang tao, kasi bilang Diyos kasi hindi naman nakakaranas ng pain ng Lord, ang God. No way. Diyos nga eh. Saka nakakita ng Diyos nasasaktan. Hindi siya nakaranas syempre ng mga yung mga dinaranas ng tao, and yet na magkatawang tao ang Panginoon, lahat yun dinanas niya, inagdaanan niya for us. Kasama doon sa suffering, sa kanyang pagkamatay, yung His sweat drops of blood. Diba, scientifically, naipaliwanag na yan eh. Na posibleng mangyari talaga na sa sobrang pressure, stress, sa sobrang lungkot, no, yung blood vessels, yung mga maliliit na ugat sa katawan, pwedeng pumutok at humahalo sa pawis yung dugo. Kaya nangyayari talaga. I think hindi lamang ang Lord, merong mga tao na nakaranas ng ganun. No, pinagpawisan, tapos kasama sa pawis niya yung blood. At ang Lord, naranasan niya yon. At hindi lamang yun, nang siya'y mamatay, his soul and body separated. Kasi bilang tao, kailangan ng kaluluwa syempre. Diba? Yun ang pagiging unique sa Lord. Which is, of course, napaka-imposible. Kasi, ang naging living soul lamang si Adan eh. Yung kanyang creation eh. No, ibig sabihin, ang Lord kasi spirito siya eh. Diba? Spirito siya eh. So, napaka-unique ng Lord. So, nung lumikha siya ng tao at hiningahan niya, ito yung naging living soul, even the soul itself is totally different. Tapos, ang Lord na magkatawang tao siya, bukod sa siya Diyos, which is Espiritu, tinaglay din niya yung kaluluwa na tinatawag. That is unique. No? Unique. Of course, sinabi ni Paul, di ba, sa Thessalonians, mind, body, soul, and spirit. At naipaliwanag ko na rin noong nakaraan ng mga theologians na hati dyan. Maraming nagsasabi, let's say kalahati ng theologians nagsasabi, na yung soul and spirit, iisa lang yun, kung tutusin. Kasi nag-i-inter-use yun eh. Yung usage nun, nagpapalit-palit eh. Nagpapalit-palit. Nabasa ko rin yung sa Vine's Expository Dictionary. Kung tutusin, kapag sinabing spirit, hindi spirit of God, syempre. Pag sinabing spirit ko, no? Spirit. Alimbawa, sinabi ni David, in renew a right spirit within me. Hindi ibig sabihin yung Holy Spirit na naki-David, naging evil bigla. No? Hindi naging right. Kasi ang espiritu ng Panginoon, kailanman, hindi naging unrighteous. Righteous lagi. Ngayon, ang isa sa example sa Vine's Expository Dictionary, kung paano yung spirit and soul kinagamit, no, sa ibang sa parehong kapamaraanan, pag sinabing big S, of course, definitely, na yun ang spirit ng Panginoon, that is the Holy Spirit. Pag sinabing small S, no, according sa Vine's Expository Dictionary, maging sa ilang theologian, yung spirit and yung soul, they are one. So, kalahati ng mga theologian sa maniniwala, we are composed of body and soul. Or body and spirit. Ngayon, yung ibang kalahati naman, as in, kinuha nila
yung mismo sinabi ni Paul, yung pagkakalahat ni Paul, body, soul, and spirit. So, nahati rin sa dalawa ang mga Kristiyano. Mga Kristiyanong naniniwala, we are composed of body and soul / spirit, or body, soul, and spirit. Tatlo. So, marami pong pagkakaiba mga Kristiyano. Pero, regardless of that, no, regardless of that, wala namang kinalaman yun, walang bearing sa kaligtasan natin. Ganyan pa man ang Panginoon, nang siya mamatay, talagang humiwala yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kasi kung hindi, again, that will be fakery. At alam natin, hindi finake ng Lord yung kanyang kamatayan. Katulad natin, kapag yung kaluluwa natin, humakbang lang ng konti palabas ng katawan, we are dead. Hindi kasi pwedeng humiwalay yung kaluluwa sa katawan. Pag humiwalay yung kaluluwa sa katawan, patay ka agad yung katawan. No? Amen. Yun ang magsibin ng death, diba? Physical. Yan. Physical man or spiritual death ang pinag-usapan, it only means separation. Diba, napag-aralan natin sa DCL yan. Yung spiritual death, ibig sabihin, nawalay tayo sa Diyos. Spiritually. Physical death, nawalay yung kaluluwa sa katawan. So, all kinds of death means separation. At yung spiritual death, na naghahantong, humahantong sa kaluluwa, yun yung tinatawag na, of course, eternally, yung kaluluwa ng tao, separated na talaga sa Diyos. Tayo kasi, temporarily eh. But now, we are not separated. Kasama na tayo ng Panginoon. Kaya hindi na tayo spiritually dead. Kasi nawala na yung separation na tinatawag. Amen. Tayo na dating mga patay ay binuhay na sa pamagitan ng ating Lord. So, nagpawis ng dugo ang Lord. His soul and body separated. Hindi lamang yun. Siya mismo nagsabi, di ba? He dismissed his spirit. Ama, di ba? Pinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. Di ba sinabi ng Lord yun? Siya mismo nagsabi nun eh. Kasama yun dun sa sinasabi, tinatawag na 7 last words. Di ba? Father, in your hands I commit my spirit. So siya mismo sinabi niya. Sinabi niya. So dito makikita natin, even sa mga words ng Panginoon, kasi lagi, ito nga palang, ito ang dilema eh. Sa isang banda, kung naniniwala tayong yung soul and yung spirit, doon sa Thessalonians ay magkaiba. Kasi ang paliwanag kasi merong small s, merong big s. Ngayon, alam na natin kapag big s spirit, totally, di ba, Holy Spirit yun. Ano naman yung small s? Kung yung small s, yung spirit na small s, ay iba pa sa kaluluwa, what's that? Di ba, what's that? Ibig sabihin, ako ngayon tatlo ang sumasa akin. Meron akong katawan, meron akong kaluluwa, of course. Ngayon yung small s, ano ngayon yung papel niya sa akin kung talagang tatlo ang bumubuo sa tao? Ngayon, ganito ang paliwanag, even noon pa, nung araw pa, yun daw small s, yung spirito ko, yun daw yung galing sa Diyos, yun daw spirito ko, yung small s, yun ang kumukonek sa big S, which is God. Ngayon, ang tanong ngayon, sabi ng iba, eh, paano ko po kung namatay ako? Kunyari, papunta sa impyerno yung tao. Definitely, yung katawan, mabubulok, di ba? Yung kaluluwa, pupunta ng impyerno. Eh, yung pong small s na spirit, saan pupunta? Ika nila, babalik sa Diyos. Ngayon, itong problema. Saan mo makikita sa Biblia yon? Kaya, even doon nahati sa dalawa mga Kristiyano, naniniwalang ang tao mayroong body, soul, and spirit. At yung susunod na kalahati, ang tao ay mayroong body and soul / spirit. Ako, mas inclined ako doon sa pangalawa. Hindi doon sa tatluhan, kundi sa dalawa lang. Kasi again, kung ituturo ko sa inyo, kunyari, pag namatay ako, kunyari, impyerno punta ko, ang katawan ko mabubulok, ang kaluluwa ko pupunta ng impyerno, yung small s ko na spirit, babalik sa Diyos, where in the Bible makukunin ngayon yung katuruan na yon? Nowhere. Walang itinurong ganun sa Biblia. Kasi pagbumalik yung kalahating katawan mo, kasi napunta yung kalahating kaluluwa mo sa kabila. Kasi yung teaching na pag namatay, napunta impyerno, nabulok yung katawan, yung small s na spirit, pabalik sa ama, yun na lang kasing teaching na yon, yung kwentong yun, wala sa Biblia. Wala kasi siya. Yun lang ang ano doon. Kung merong ganong tinuturo sa Biblia, wala akong problema ron. Kaso wala nga kasi. Wala kasi. Doon ako lagi nagkakaroon problema.
regardless kung matagal nang itinuturo at popular na itinuturo sa maraming Kristiyano, pero kung hindi ko po kasi makikita sa Biblia, hindi ko talaga pangahawakan. Amen. Anyway, yung kasi sinabi sa Vines, meron kasi ako ng Vines Expository Dictionary. Nung marinig ko yun, sinaliksik ko siya. So lumalabas talaga yung spirit and soul. Kumbaga, isa lang siya, pero minsan ang tawag sa kaluluwa, spirit. Minsan ang tawag sa spirit, soul. Parang sinabi ni David, diba? I mean, renew a right spirit within me. Ibig sabihin, dumarating pa lang time na hindi nagiging right yung spirit na nasa kanya. It cannot be. It cannot be. Yun yung soul. It is us, our soul, na paminsan-minsan nagiging unrighteous. So God must make it right again. But then again, ginagalang natin, di ba, ang interpretation ng bawat grupo ng mga Kristiyano dyan sa specific na bagay na yan. But me, I have my own stand. I have my own belief sa bagay na yan. At naipaliwanag ko na ngayon. Kaya merong, di ba yung mga believers tinatawag na spiritually dead. So, they have, may soul sila. Pero, pag sinabi spiritually dead, they don't have the spirit. Separated from God. Separation ang ibig sabihin kasi nun. Ibig sabihin, spiritually separated. Kasi lahat kasi ng death, separation, di ba? Mapa physical death man o spiritual death, kapag ang kaluluwa ko humiwalay sa katawan, separation yun, it will be death. Pag ako rin naman, nawalay sa spirito ng Diyos, it will be death also for me. So it's just, it means separation. Separation. Kasi alam ko, yung kasi ang paliwanag lagi eh, na mayroong small s nga kasi sa atin, na hindi mabubuhay yung small s sa atin na yon, yung spirit na small s, hanggat hindi tayong muling dumidikit dun sa big S. Kaso nga ang tanong ko, saan natin kukunin sa Biblia yung katuroang yon? There's only soul. Soul of man and spirit of God. Pero small s, you know, yung in-between na naglilink, saan natin hihagilapin sa Biblia yan? Kasi kung hindi rin lang na lamang natin maituturo, pero popular kasing itinuturo, then we are mistaken. Kasi yung para lagi yung ano, yung kaluluwa, yung naka-imbit sa atin nung ipanganak tayo. Tapos yung spirit, nag-alis pa yung nag-convict sa atin, yung tinanggap natin ng Panginoon. Yung Holy Spirit. Oh, yun yun. Nung sumaate ng Holy Spirit of God, then we became spiritually alive. Yeah. Pero nung wala pa yung Holy Spirit of God, we are spiritually dead. It doesn't mean merong patay na spirito sa'yo nang dumikit yung spirito ng Diyos na buhay yon. Hindi. Separated kasi. Separated tayo sa Diyos. Because wala yung Holy Spirit. Sa kasalanan na nagawa ng ating mga minanas. Amen. Minana natin. Di ba, dati, si Adam in commune with God. Kasama. Pero dahil doon sa kasalanan, nagkaroon ng separation. Yan. Yun yung spiritual. Yun ang spiritual death. Spiritual death. Yung separation between God and man. Separation between the God's spirit and the soul of man. Ano yung tinatawag na spiritually dead? Me, myself, ako kasi hindi ako naghihirap eh, natanggapin yung mga biblical truth na yan. Even dumatagal na panahon kung pinangahawakan yung mga teachings na yon. Kasi tinanggap ko ang katotohanan na kinakailangan kong bumalik from scratch. Go back to the Bible and start anew sa mga bagong nalalaman. Hindi something na itinuro lang kasi nilang itinuro at kinuha ko naman ang kinuha at yun na ang naging truth. No? Kasi kung magko-conflict yung truth na tinuturo nila sa truth na tinuturo sa Biblia, siguro naman alam ko na kung anong pipiliin ko, diba? Siyempre yung truth from the scripture itself. Pero I believe hindi lahat po ng Kristiyano ginagawa yan. Go back to the start. Nung maging Kristiyano ko, ganun ang gawa ko noon. Zero. Baby ulit. Blanco ulit. For the Lord. Hindi lamang yun, syempre, nanggaling ka sa ibang denomination, maraming sets of teachings na tinuro doon, Christian din naman yung mga yun, born again din, hindi natin kino-question. But then again, kung meron kang nakita ng mga teachings na hindi naman talaga, wala namang harmony sa biblical teaching, then why accept it? Leave it. No? Then go back to the scripture. Not judging them, but you know, magkaroon tayo ng personal na pag-grow sa knowledge, no? Sa salita ng ating Panginoon. Yun ang kagandahan ng nag-aaral.
hindi lang tayo nakikinig, nakapakinig ng mga itinuturo nila, kundi ikaw rin mismo nag-aaral ka directly dun sa source. You will see. Lalo mo makikita kung biblical ba o hindi. Kung erroneous ba or hindi. Kung may kulang ba or wala. Yun ang kagandahan. Just like that. Very, very small na, anyways, para sa akin, hindi small issue yun eh. Kasi imagine kung nagtuturo kayo ng nagba-Bible study kayo, magkasama kayong dalawa. Nung itanong nung tinuturuan ninyo yung patungkol dun sa issue na yon, body, soul, or spirit ba? Or dalawa lang ba? O tatlo? Eh kung magkaiba kayo ngayon ng sagot ng kapwa teacher mo, what will happen? Eh di mako-confuse yung tinuturuan nyo ngayon. Yung kasi na nung muna-muna pakinggan ako, ito na, tapos next na ituturo, iba na yung principle o iba na yung katulad isa. Eh ako nung katuturuan, duma pa rin, pero sa kanyang bago na. Ngayon, pag naitaon na nagturo kayo dalawa, magkaiba kayo na ano, doon nagkakatalawa. Yeah. Kaya doon mahalaga, nag-aaral muna ng sama-sama bago pumunta sa larangan. Para bago kayo pumunta sa battlefield, magkakilala na kayong dalawa muna. Kasi talagang hindi rin po na kasalo yung alam mo, ito, tapos ito. Tapos next na ito. Parang nandun yung confusion na, parang hindi ako makamupon. Parang hindi siya, ano, parang, yun nga, parang na kasi, the same pa rin yung nagturo, the same time. So, parang hindi ka makamupon, parang gano'n. Yun, nagkakarat ko rin ng confusion sa side nyo. Namin siya nakinig noon at nakinig sa update niya sa pagkakaiba. Amen. Basta at the end of the day, panghawakan kung ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi sa sinasabi ng sino mang nagtuturo. We are just here to share yung nalalaman namin, natin. Pero at the end of the day, responsibility nating lahat bumalik sa Biblia. Be a Berean, sabi nga. No? Be a Berean. Hindi amen lang ng amen sa sinasabi nila. Sa sinasabi ko, sa sinasabi ng bawat isa. Always go back to the Bible. Kung mali tayo, mali tayo. Ang Biblia, laging tama. Ganun ang kasimple yan. So, hindi lamang yon. Letter G, he still possesses a human body even nung kanyang resurrection. But of course, alam natin, ibang klaseng human body na or body yung kanyang kalalagyan. Yun na yung glorified body. Pero, nasa human form pa rin. Kasi kung talagang bumang ng Panginoon, ang itsura niya, yung eksaktong itsura niya bilang Diyos, of course, it cannot happen. Hindi niya makaka... Oh, hindi. Buhay yung mga apostol. Amen, hindi. Mamamatay sila lahat. Pag nakita ang Lord sa original niyang anyo, patay sila lahat. So, nasa human form pa rin siya, pero yung nga lang, ang kaibahan, glorified. Nang glorified. Yun yung isa sa sinasabi ng marami na maaaring pag tayo daw na buhay magmuli, maaaring meron pa rin tayong anyo kung ano anyo natin ngayon. Kasi yun daw kasi pinakita ang example ni Jesus Christ. No? Ngayon pa man, magandang thought yun, why not? No, why not? Ganyan pa rin tayo pero glorified body, why not? Ganyan pa man, si Paul din kasi nagsabi na kapag nandun na tayo, we will see him sa kanyang original na wangis. Kumbaga, minarapan pa rin ng Panginoon na nung siya'y mag-resurrect, in order pa rin na makapagpakita siya ng maayos, nang hindi namamatay yung mga tao, he needed that form. Kinakailangan niya pa rin yung human form, pero at the same time, glorified form. Pero nung mag-ascend siya sa langit, pag-look-look niya sa kanang kamay ng Ama, you know, malamang bumalik na yung original niyang wangis. Di ba, nung buhay siya, sabi, yayakap siya. Ano, tapos, parang nag-conlail. Doon nag-cling to me. Sa nakabalik siya sa awa. Kasi dapat qualified siya ng makabalik siya. Ano yun, limit ang hiri yun eh. Touch me not. No. Yun yan eh. Alam niyo ba kung bakit sinabi ni Jesus Christ yun? Sino ba yan? Si Magdalene ba yun? Si Mary Magdalene? No, do not cling to me. Dahil hindi pa ako bumabalik. Ano ibig sabihin doon? Baka kasi hindi niyo pa alam yung meaning nun. Yung ba yung tipong touch na siya eh. No? Touch na sa kanya si Mary Magdalene. Itatouch na sana siya eh. Biglang sabi niya, no limit ang here. Kasi hindi pa ako bumabalik sa Ama. Bakit kaya? Parang ibig sabihin, hindi siya na parangalan ng Ama. Parang ganun. Pag tinatch siya ni Mary Magdalene, hindi pa na ito. Oo. Eh, yung isda naman, tinatch niya. Buti pa yung isda, na-touch ang Lord. Kasi nagluto siya ng isda doon sa pampang eh. No? Kasi kung tinatch niya yung isda, na-touch din siya ng isda. Ganun naman ang equation nun eh. Kahit hindi ako i-touch ni Chris, pero pag tinatch ko siya, na-touch niya na rin ako at the same time. Tapos si Mary Magdalene, hindi pwede.
Bakit kaya? Ano ang meaning ng Lord doon? Bakit? Kasi, sa kanya kasi spirit body na siya eh. Okay. Ang isang dahilan kasi sabi nga, may ibang pang katawang pang langit at ibang katawang pang lupa. Okay. At the same time, nung magpakita siya magmuli, di ba hindi naniniwala si Thomas? Mm-hmm. Oh, hindi ah. Kung hindi ko rin lang makikita ng mga mata ko at nahahawakan mismo yung butas sa katawan ng Lord, hindi ako maniniwala. Di ba nung magpakita muli ang Panginoon, bakit ka nag-doubt, Thomas? Shalom. Ay, pinahipo niya, di ba? I mean, what's this? Discrimination? Si Mary Magdalene, hindi siya pwede i-touch, tapos si Thomas pwede. Kasi si Thomas talaga, pinahipo niya, di ba? Yung katawan niya, yung mga butas sa kamay, saka sa daliliran. Ano yung discrimination? Bakit si Mary Magdalene? Hindi. Dahil marumi si Mary Magdalene. I mean, sino bang hindi marumi sa kanila? O maging sa atin ngayon? Bakit kaya? Kasi maakita rin natin kasi kulang ng fit si, ano eh, si, tawag dito, si Thomas, eh, si Mary Magdalene. Talagang naniniwala siya sa Panginoon. Okay. Alinlangan siya eh. Kahit hindi mo na kayo touch, meron ka ng faith, naniniwala ka na sa akin. Ito, walang faith to, walang, sige, touch mo, para magka-faith ka na. I mean, yun ba yung ano natin doon? Maganda yun, yung ginagawin ko ilito, brainstorming, wala namang masama doon. No, pwede ko yung anointing. Anointing? Paano yun? Ano, kasi diba parang, kasi yung nagpo-process kung sino man nakahawak. Katulad nung kay Elijah to Elisha, na binigay yung mantle, di ba? Yung ano, yung balabal, double portion of your anointing. Malay mo. Okay. Okay. Okay lang, parang brainstorming naman tayo, wala namang masama. Kung ano yung thought natin doon? Si glorified body na siya. Well, siyempre, pag glorified body, hindi mo natin yung i-mix. For example, na itatouch ng sinful nature na Mary Magdalene that time. Kasi yun yung nasabi niya eh, na kailangan pa siya bumalik. Ano, bago. So, ibig sabihin nung magpakita siya kay Thomas, nakabalik na siya sa ama nun, tapos nakabalik uli dito, or kaya pwede na siyang itouch ni Thomas? Wala nakalais. Actually, napaka-simple lang na mga kapatid. Simple lang naman yung eksena na yun eh. Si Mary Magdalene talaga, gustong mag-cling, kumapit na sa Panginoon, kapit toko. Kumbaga, ayaw niya nang humiwalay sa Lord. Yun lang naman eksena doon. Ayaw nang humiwalay. No, at alam ng Lord yung puso ng babae, hindi na ako ihiwalay uli sa iyo, Lord. No? Ganun siya. Yun ang thought niya. Pero ang sinasabi ng Lord, hindi pa ngayon. Later on, you will be with me forever. No? Kasi hindi ba minsan may mga eksena sa Biblia na kung spiritual yung pinag-usapan, magpapaka-hyper-spiritual tayo ng pagpapaliwanag, di ba? Well, maganda yung sinabi ninyo, wala namang masama doon. Pero yun ang ibig sabihin nun, no? Kumaga, wag ka munang kumapit sa akin. Ibig sabihin, hindi pa naman to forever. Hindi pa ito, Mary. Hintayin mo. When I come back, then we will be together. You and me, together, sa langit. Kasi talaga si Mary Magdalene, ayun na humimulay by that time. Yun yung takbo ng puso niya. Ganun na lamang talaga kasi yung ano niya dahil akala niya na ninakaw ang humimulay. Nag-out siya, nakakita ang Panginoon kaya talagang Pero makita niya magmuli ang Panginoon, ayun niyang pakawalan. Yun ang sabihin nun. No? Hayaan mo, darating din ang time, Mary Magdalene, we will be together forever. No? But for the meantime, I will do this, then I will go back to the Father. Pagbalik ko, sama-sama na tayong lahat. No? Ganun lang, sweet lang talaga kasi yung babae. No? Ganun sweet si Mary Magdalene. Hindi lamang siya, kundi yung mga kapatiran nating babae nung araw, sa panahon ni Jesus Christ. Kaya mahal na mahal sila ng Panginoon, ganun sila eh. No? Ganun sila. Mga innocent, mga simpleng pananampalataya pero full of sweetness, of love sa ating Lord. Ganun sila. Hindi malalalim sa doktrina yung mga yun. Pero their love for the Lord is enough para mag-glorify yung Panginoon. At yun din ang gusto ng Lord sa atin. No? Na itong pinag-aaralan natin, ginagawa natin pag-aaral, magbunga ng love. Hindi pride, hindi katigasan ng puso. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi regardless, sabi nga ni Paul, diba, sa Romans ba yun, na magkaroon ka man ng klase ng talino na katulad na sa anghel, dila ng anghel, kung wala ka namang love, that's nothing. Sa Corinthians, ano? Sa Corinthians, yan. Siguro kaya pag tayo ang namatay, yung body pa yun natin siguro ang tataas. Kasi ganyan ang ginawa ng pagtawag niya, yung mga natutulog. Oo nga. Pero sila eh, talagang sumalubos na sala. Yung mga tao, sumalubos. Gusto yung mga body, hindi siya... Maybe. Kasi sa Panginoon, hindi naman nawala yung body niya. Kasi kundi oo, sinama niya. Ang sabi kasi doon sa... Kasi sinabi doon sa... Sabi doon na
ano, sinabi pagdating ng araw yung babaguhin niya yung katawang lupa tulad ng kanyang katawan. It's a glorified body. Glorified body, pero yung itsura pa rin natin ni Wangis. Pero yung ano, ang sabi niya doon sa pag-aaral natin sa BCL, yung ating sinful body, babalik sa original form, sa alabok. Sabi rin naman sa Job, yung from the king to the shield will return. So, iba-iba nga, glorified body. So, I mean, yung Wangis, ito ganyan pa rin pero glorified like the Lord. So, yan ang paniniwala na iba, iba naman, iba naman ang paniniwala. Pag rapture, yung mga hindi namatay, sasalubong din siya. Hindi siya namatay. Amen. I mean, pinag-usapan natin yan, hindi para magkaroon tayo ng isang absolute answer. Pero masarap kasing isipin eh. Anyway, yun yung mga klase ng mga pag-uusap kasi na later on, makikita naman natin talaga yung sagot. Pag tayo na-rapture na, uy, ayos to. Kumbaga, yung mga bagay na pinag-uusapan natin, hindi magiging sa atin na magkaroon tayo. Hindi. Ganun talaga eh. Parang mga batang nagkukwentuhan. Parang mga batang nagkukwentuhan, kanya-kanyang pagkakaintindi. Kanya-kanyang, you know, imahinasyon or what. Pagkaka... Papalitan yung katawan natin, hindi nabubulok. Yung nabubulok na katawan, papalitan ng hindi nabubulok. Yun. Katulad ng sa Lord. Oh, katulad ng sa Corinthians. So we will see. Pag nandun na tayo, kung ang itsura mo ganun pa rin o hindi na. No? So, kaya, Joanne. Explanation po sa... Actually, about that is a... question. That question. Sabi niya, which is yung soul and spirit. Ito nga, isa. It cannot be separated. Sabi niya, the soul and the spirit are connected. But the soul is the essence of humanity's being. It is who we are. The spirit is the aspect of humanity that connects with God. Yeah, explanation na, pero it's hindi naman sinabi. So magkakaiba. Magkakaiba rin pagpapaliwanag sa bagay na yan. So hindi lamang yon sa humanity, pagiging tao ng Lord. Yun pa pala. He still possesses a human body in glory, na pag-usapan na natin ng mahaba. Then letter H, he had the appearance of a man. Of course. He possessed a human physical nature, body, soul, and spirit. Meron pa kayong gusto idagdag doon? Actually, napag-usapan na natin yan eh, bago pa natin kinlik yung mga points. So next, Roman numeral number 4. The two natures in the one person of Christ. Kasi ito yung something na magkukunwari tayo kung sasabihin natin 100% naiintindihan na natin. We believe in these things because of faith. Just like the Trinity. Naniniwala tayo sa Trinity by faith. But kung ipapaliwanag mo talaga 100% kung paano nangyari yon, it's impossible. But with faith, nagiging posible for us to believe dun sa Trinity. Ngayon pa man ang Panginoon, meron siyang two natures in the one person. I know, matagal na natin ang pag-usapan yan, pero dadagdagan na lamang natin. The human and divine natures in Christ are inseparably bound together so as to constitute but one person with two consciousness and two wills. Kasi 100% man siya, at the same time, 100% God. Nung ang Diyos magkatawang tao, kung tutuusin, naging dalawa na siya, naging dalawang nature niya. Diyos siya, yun ang original nature niya. Pero nung piliin niya magkatawang tao, at tinawag na siya Jesus Christ, then nagkaroon pa na siya ng second nature. And that is being a human. Bilang human being. But of course, ang kaibahan niya, perfect. Perfect man ang ating Lord. Again, yun yung something me, myself, hindi ko lubos maisip. Kung tayo ang magde-decide, no one among us will decide na nasa perfect stage ka na, pipili ka pa ng pinakamababang estado ng pagiging ikaw. Walang taong pipili ng ganun. Halimbawa, edi tagal mong nagtrabaho sa Saudi, 20 years or 50 years. Nung nandun na lahat, na-invest mo na lahat, bigla mo naalala ko yung time na walang-wala kami ni Mrs. No? Nagdidildil na kami ng asin. Ang sarap yata bumalik sa ganun.
No? Ibebenta mo lahat ngayon. Ibebenta mo ulit yung mga pinag-ipunan mo ng 50 years sa Saudi. Babalik ka ngayon doon sa first stage. Sabi na bababang mo. I mean, sino ang gagawa ng ganyan? Sino? Isipin mo lang yung panahon na lang, yung panahon na ginugol mo eh. Ano ta? Another 50 years para makuha ko yun tapos pamimigay ko lang? Di ba? Kung tayo mga tao, walang babalik eh. Wala. Ayaw. Kumbaga, ayoko na uling pagdaanan yung hirap. Di ba? Ganyan tayo mga tao, hindi ko sinasabing mali yun. Kaso yun ang totoo eh. Sino ang gustong bumalik ulit sa dati? Ang gusto natin, kapag nakarating na tayo sa second, third stage, doon na tayo, at ang next step, pataas. Walang magugusto yung bumalik sa zero. Pero ang Lord, I mean, ganun ang ginawa niya talaga bilang Diyos, naging tao, from 100% say naging zero, ganun ang ginawa ng Panginoon. No? For us. For the love of us. So, yun po yung pinag-uusapan nating two natures. Sa mga unbelievers, to be honest with you, kailalagay natin sa sarili natin, hindi pwedeng mangyari na magkakaroon ng two natures ang Diyos. There's only one nature na meron ng Diyos, and that is being God. Kung unbeliever tayo, hindi tayo naniniwalang ang Diyos, nagkatawang tao, hindi tayo maniniwalang si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, mahirap intindihin itong pinag-uusapan natin ngayon. Tao, lang siya, tao lang siya talaga, hindi si Diyos eh. Amen. Mga pagkakaintindi. Diba yung tanong ko yan, nung ano, kung dumalong sa atin ng gagusari, yun ang tanong niya eh. Ah, okay. Ayun sa Diyos, ang Panginoong Isus. Ang ama lang sa ama sila nakaano talaga. Oo nga. Kasi nga, wala rong kawangis. Oo nga. At ilang beses kasi sinabi sa Biblia yun, there is none like me, ang sabi ng Diyos. No, pero na magkatawang tao siya syempre, naging kawangis, naging kasama natin kasi, yun nga, no? Na binabasa ko yung John 1:14 at yung Isaiah 9:6 eh, pero na umpisa yung Isaiah. Kaya nga may Christmas eh. Oh, kaya man, ito, no? Yan, ito yung 25 pa naman yun. May God with us, ano? Ano naman? Ano naman, ano? Yun ang ibig sabihin ng Christmas, God with us eh. Di ba? Ang Diyos nakasama natin, nagkatawang tao siya eh. O nga naman, kung hindi ka naniniwalang ang Diyos ng katawang tao, huwag ka lang mag-celebrate ng Christmas. Sabagay, kung Muslim naman sila, talagang huwag na. Dali ba kasi? Ang mga iglesia ni Cristo ba nagdaraos ng Christmas? Ah, wala pala sila. Ex-iglesia yan, hindi na iglesia ni Cristo. Pero siyang insider, alam niya mga nangyayari sa loob. Ay, ganun. So talagang mga Katoliko lang pala sa mga born again, ano? Pero may pasasalamat po sila. Ah, pasasalamat. Okay. Parang ibigay sila ng, yung naipon nila ng isang buong taon. Ibabalik kay Jesus Christ? Okay, manalo. Ang gift. Grabe yun. Talagang initsapuera si Jesus Christ eh, kabig. Kabig. Ang Jehovah's Witnesses ba may Christmas? Wala rin, ano? Mormons? Wala yan. Ah, so yung mga yan talaga wala, Katoliko lang saka yung mga born again. Kasi ano kasi kung maniniwala sila may Christmas, naniniwala sila sa Christmas, hindi sila niniwala kay Jesus Christ. Hindi lang Diyos ang kalama. Oo nga naman. So tama lang, wag na silang maniwala. At wag na silang mag-celebrate ng Christmas. Oo nga naman. Parang hindi siya nagtaka. Magtaka ka sa mga Muslim dito, yung mga Sudanese ngayon, nagsiselebrate. Oo nga. Why you didn't celebrate Christmas? No, it's fine. We are celebrating Friday. No, we celebrate na no, it's okay. Finish. Gusto nyo lang i-celebrate eh. Yung mga Muslim sila. Ano sa pinong pa? No, we'll be together. Iba kasi yung pano sa Christmas, happy new year sa pinong pa. Celebration. Kaya nga ano eh, kaya nga tawag Christmas party eh. No? Pero kung mapapasinin nyo tayo, of course yung purest form of celebration ang ginagawa natin. Kaya hindi natin tinatago, mayroong Christmas party sa church. Kasi this is not a party. Kung pwede nga lang, Christmas worship eh. Or Christmas fellowship. No? Kasi iba kasi party lang kasi talaga sa kanila eh. Kaya yung mga Muslim, nagpa-party sila. Kasi hindi lamang yun, mapansin ninyo, ano ba tawag? Happy holidays, di ba? Yung iba, ayaw kasing madikit sa Christmas, pinapalitan nila ng ibang tao, happy holidays na lang. Especially yung mga hindi naniniwala sa kay Jesus Christ. Happy holidays, hindi na Merry Christmas. Hindi na, happy holidays na lang. Thanksgiving. Oh. Yeah. Iniiba nila yung term. Yung last week, yung mga kasamahan namin na Muslim sa bahay, meron silang exchange gift. Obo! May Christmas party sila. Exchange gift pa. Kaya sabi ko,
something strange eh. Hindi sila niniwala kay Jesus. Hindi sila niniwala kung sila kay, ano, kay Jesus. Pero yun nga lang, may palibagong Messiah na updated, you know. Oo nga. Kaya iniwala ko sila kay Jesus kaya sasabi. Iniwala sila. Kuno? Pero hindi pila. Hindi. Iniwala sila na may isumurot sa kanya. Ayan. So kuno lang yung kuno. Outward lang, outward na paniniwala. Ayan. So, tuloy natin. Letter A, itong union na ito, yung pagiging Diyos at tao ni Jesus Christ, this union is not theanthropic. Ano ibig sabihin ng theanthropic? The person of Christ is theanthropic, ibig sabihin ng theanthropic, partaking of or combining both divinity and humanity, but not his nature. Yung person niya, theanthropic, pero yung kanyang nature, hindi. We may speak of the God-man when referring to person, but must refer to his nature as human and divine, not human, divine. Parang walang pinagkaiba sa Trinity. Diba, sa Trinity, ang maling paliwanag ganito, pero paliwanag siya ng maraming Kristiyano. Sige, paliwanag mga sa akin ng Trinity. Ganito lang yan. Nagpakilala ang Diyos sa Old Testament bilang Father. Nagpakilala siya sa New Testament bilang Son. At nagpakilala siya sa Book of Acts bilang Holy Spirit. Pero isang Diyos. Hindi ganun ang Trinity. No. Sabellianism ang tawag doon. And yet, me myself, I'm a witness. Marami ako narinig mga Kristiyano, even lately, ganyan sila kung magpaliwanag patungkol sa Trinity. No, it's not like that. Hindi siya nagpalit lang ng pangalan sa bawat generation. Hindi. Kasi anong use nun? Eh di walang Trinity kung ganun. Three names lang. Hindi Trinity ang tawag sa ganun. Ganun din sa pinag-uusapan natin ngayon. Hindi ganun. Yung pagiging tao niya, totally different sa pagiging Diyos niya. Pero, they are one. Nagawa nga niya sa Trinity eh. Hindi kaya may magagawa sa kanyang pagiging tao? Kasi iba kasi nilalagay na slash. Kumbaga parang mixture siya or what. No, totally. At Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Ang tao kasi pag tayo nagkaroon ng dual personality, baliw tayo mga kapatid. Magkaroon ka ng dual personality, baliw ka na. Ang Diyos hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Ito pong pinag-uusapan natin, theology. At ito po yung nag-aaralan ng mga nagpapastor sa US. So no wonder kung meron sa ating medyo nalilito sa pinag-usapan natin. Pero dumalo lang tayo sa pag-aaral. Okay? Dumalo lang tayo sa pag-aaral. Okay, siya ay human and divine. Not human, divine. Hindi dash. Human siya at divine. Hindi human, divine. Mythology, demigod. Oo nga, no? Ayan. Yan kasi ang paniniwala ng mundo pagdating sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Mga demigod. Yan, mga half-half. Oo nga, no? Kaya iba, kalahati tao, kalahati kabayo. Oo nga naman, ano? Ayan. Oo nga naman. Pero ang Lord hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Kaya nga, dito sa example natin na siya ay divine, siya ay human at divine, hindi human divine, siya ay human at divine. Kaya nga natanungin siya, kailan po ba mangyayari itong mga sinasabi ninyo? Ang ginamit ng Panginoon, yung kanyang human side. No one knows but the Father only. Maging ang anghel, hindi alam kung kailan. Only the Father. So ang sumagot doon, yung kanyang human side. Kung yung God side ni Jesus Christ ang sasagot, eh siya rin ang Ama, iisa sila eh. Masasagot niya. Pero hindi kasi pwedeng sagutin ng Lord, kundi may timetable na tayo. Ang tao pa naman, kapag alam na niya kung kailan, magpapakaloko muna, oh, bukas na ito, deadline na bukas, saka naman magkukumahog. Diba, ganyan ang tao eh. At makikita rin natin din yung laging submission eh. Ayun. May mga bagay na... Ayan. Ano lang talaga? Amen. Sa human side ni Jesus Christ, he must submit to the Father. Ginawa niya lahat yung pagiging servant ng kanyang Ama. But they are one. No? Sila ay isa. Christ had an infinite intelligence and will.
and a finite intelligence and will at the same time. At ginawaan ko lang ng example yan kanina, patungkol sa mga panahon kung kailan mangyayari. He had a divine consciousness and a human consciousness. Hindi kasi pwedeng walang human consciousness, kundi fake. Hindi siya tunay na naging tao kung wala siyang human consciousness. So, 100%. Kaya siguro kahit paano ngayon, naintindihan ninyo kung bakit ko kadalasan ginagamit. Siya ay naging 100% God at 100% man. Kasi maging 99% man lang siya, fake na yon. There's no such thing as 99% man. There's no such thing. It always must be 100%. At yun ang nangyari sa Panginoon. So, meron siyang human consciousness. His divine consciousness was infinite. His human intelligence increased. Di ba, habang lumalaki nga siya, mas tumatalino siya. Sabi dun sa Gospels, di ba? He grew up in wisdom. So, di ba? His divine will was omnipotent. His human will had only the power of perfect humanity. So, merong perfecto, and that is the Lord. Kung meron mang tao naging perfect, that is the Lord Jesus Christ. Kung bakit siya nasabing perfect, hindi kasi siya nanggaling dun sa lineage ni Adam. Which is imperfect, no? Kasi conceived by the Holy Spirit. Ayan. Amen. So, meron ba kayong gustong itanong dyan o idagdag? Bakit tayo lumipat? Yung sa Bible, kuya. Kaya kung di ba minsan hindi na sinasabi ko si Jesus na siya ay son of man. Tapos may time naman na son of God. Ang anak ng tao, no? Oo nga naman. Amen. Look at that. Yun na lang tawag sa kanya, son of God, son of man, hindi son of God man. Hindi ganoon eh, laging magkahiwalay. Merong clear distinction sa gitna. Again, kung sa atin po hindi natin magagawa 'yon. Pero ang Lord Diyos siya eh. All things are possible sa kanya. Walang drama sa ginawa niya, walang acting. Puro katotohanan lahat 'yon. Nung siya'y masaktan, totoong nasaktan siya. Nung siya'y mamatay, totoong namatay siya, hindi siya nagpatay-patayan. Kasi ang namatay yung kanyang God, ay yung kanyang man side, yung kanyang pagiging tao. Kasi ang bumuhay rin naman sa kanya, yung Holy Spirit, which is siya rin naman, yung Holy Spirit eh. Kaya nga sabi niya, I have the power to give my life and to take it back. Human, bilang perfect man, nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay. No, bilang God through the Holy Spirit, nagawa niyang ibalik yung kanyang buhay. No? Again, walang drama. Hindi kunya-kunya, inatulog lang siya ng 3 days dun, kunya-kunya riyan. Hindi, talaga namatay ang Lord. At, impossible. Amen. Unimaginable eh, God mamamatay. Sino yung gagawa ng something na hindi mo naman dapat ginagawa at ayaw? I mean, you know, hindi mo papangarapin gawin. Pero ang Lord kasi ginawa niya yung lahat. To the point of death. Dinaanan ng Lord. Wala mo tanging sagot. Amen. Para tayo magkaroon. Dito nga lang sa mundo, sige nga, kung talagang mahal mo ako, uminom ka ng asido. Sino ba tinong taong iinom ng asido? Magpakasal ka na sa iba, hindi ako iinom ng asido. Di ba, minsan kasi may mga extreme na ganyan eh. Kung talagang mahal mo ako, sige nga, magpakagat ka sa aso, magpahabol ka. Maraming katulad mo. Iba na lang ang liligawan ko. Sinong papayag ng ganun? Pero may mga, ano, parang baliw eh, ano. Sige nga, magpakamatay ka kung talagang mahal mo ako. Nagpakamatay nga. No? Wala sa ayos. Wala sa ayos. Okay. So, letter B sa kanyang two natures. It is personal. The two natures constitute one personal subsistence. Para maintindihan natin, letter C, tingnan natin. It included human and divine qualities and acts. Both human and divine qualities and acts are ascribed to the God, man, under either his divine titles or his human names. At ang mga itinawag sa kanya, the beloved of God, they crucified the Lord of glory, his son, when he had made a purification of sins, hindi lamang yun, the son of man who is in heaven, of whom is Christ, as concerning the flesh, who is over all, God blessed forever. Kapag tinray ng tao, ng mga apostles, ng mga disciples, na ipaliwanag si Jesus Christ, halimbawa, nung kasagsagan ng ministry ni Jesus Christ, nung hindi pa bumababa ang Holy Spirit sa mga apostles, kasi sinulat naman nila yung gospel sa kayang mga epistles,
many years na after mamatay ang Panginoon, di ba? Nang siya muling mabuhay. Doon sa kasagsagan ng ministry, hindi nila tinatawag na Jesus Christ, Jesus Christ. Just Jesus. Pero na isinusulat na nila, after many years, nung pangyayari, sinusulat na yung gospel, sinusulat na yung epistles, doon lang naman nila tinawag na Jesus Christ, si Jesus Christ. Especially nung bumaba ang Holy Spirit. Ibig sabihin, noong araw, kapag tinrain nila ipaliwanag ang Panginoon, just the man side. Bilang tao, kaya nga hindi nila naintindihan, sino ba talaga ito? At pati yung hangin na uutusan niya. Pero nung bumaba ang Holy Spirit, sila na rin mismo nagkwento sa pamamagitan ng mga sulat nila, di ba, ng mga Bible books. Sila na rin mismo nagsabi na yun yung Son of Glory, siya yung Messiah. Sabihin, dito yung tinatawag na tayo mismo, unless yung Holy Spirit ang kumilos sa atin, we will not recognize kung sino talaga ang Panginoon. Yung mga tao na ang paniniwala si Jesus Christ ay tao lang, simply because the Holy Spirit is not with them. Pero pag sumayo ang Holy Spirit, you will understand na yes, He is man, and yes, He is also God. Kaya nga habang buhay ang Panginoon, hindi nila maintindihan, hindi nila kilala ang Panginoon. Nagtataka sila lagi sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Pero nung bumaba ang Holy Spirit, they understand the two natures na pinag-uusapan natin ngayon. The third D. Parang mainit, ano? Pakiano kasi, ano eh. Parang vacuum, walang hanging umiikot. Yeah. Letter D. It ensures the constant presence of both humanity and deity. The humanity of Christ is present with His deity in every place. Ang example natin dyan, yung kay Philip. Panginoon, gusto ko pumakita ang Ama. Ano ka ba naman, Philip? Ang tagal na natin magkasama. Hinahanap mo pang Ama. Kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. Doon natin makikita na yung 100% na pagka-Diyos ng Jesus Christ at yung kanyang 100% na pagiging tao nandoon by that time habang siya ay namubuhay sa mundong ito. Kaya yung sinabi niya kay Philip na yon, hindi siya parang idiomatic expression. Hindi. Totoo kasi yon. Habang nakikita ni Philip kasama niya yung man Christ, yung mismo yung pagka-Diyos ni Jesus Christ ay kasama niya by that time. Of course, may mga kapangyarihan siyang hindi pinapakita para ma-serve yung purpose kung bakit siya nagkatawang tao. Kasi kung nagkatawang tao ang Panginoon, tapos yung 100% power niya bilang Diyos gagamitin niya, ano pang saysay? Buti pa hindi na lang siya nagkatawang tao. No? Kaakibat kasi ng pagkakatawang tao niya, yung traits of a man. Okay? Medyo inaano na natin ng konti, ano, para matapos natin to. Roman numeral number 5, the character of Christ. Parte pa rin ng kanyang pagiging tao. Una, siya ay holy. The only person on this planet, only man in this planet, now 100% holy. Free from defilement, absolutely sinless. Kaya hindi ba minsan nagkakabiroan tayo? Walang perpekto. Among us, wala. Minus the Lord Jesus Christ. Meron talagang taong nabuhay na perfect, and that is the Lord. Nung siya ay magkatawang tao. Paano pinakita ng Lord yung kanyang holiness? How holiness was manifested? Una, in loving righteousness and hating iniquity. Di ba sinabi sa Old Testament, to love God is to hate evil. Kaya minsan, or kadalasan nababanggit ko, na kung talagang tayo nagmamahal sa Diyos, ang isa sa manifestation, we do not like yung mga bagay na hindi tama. Kasi, dun kasi magre-reflect, halimbawa yung liwanag. Ang ginagawa nga ng liwanag, hindi ba ina-expose na yung dilim eh. So tayo kasi liwanag tayo eh. Then we must expose the dark. Mavanquish yung darkness. Ngayon, kung tayo mananahimik, then walang vanquish na tinatawag dun. We are just riding along the dark, the darkness. Kaso dapat kasi may epekto tayo sa darkness. Halimbawa, kung meron ng pagkakamali, dapat itinatama natin. Kung merong unrighteousness, dapat tayong gagamitin ng Lord para magkaroon righteousness. Ang point ko, madalas yung sinasabi, kaya there's no such thing as kibit balikat sa isang Kristiyano.
you must do something. Ano ba yung sinabi sa James 4:17 again? Amen. Ang sino mang nakakaalam ng tama at hindi niya ginawa yung nalalaman niyang tama, siya ay nagkakasala. So sa atin ganun, nakita mo na palang ganun yung sitwasyon, ba't hindi ka pa pumasok sa eksena? Hinayaan mo lang. Nagiging kasapakat po tayo sa kasalanan kapag wala tayong ginawa against the sin. We are becoming sinful too. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, bahala sa Diyan, kasalanan niya yan, hayaan mo yan, no? Siya lang naman ang nagkakasala. Actually, nang hayaan mo yung tao, hindi mo pinagsabihan, nagkasala ka na rin, kapatid. James 4:17 ang tawag doon. James 4:17. But of course, huwag naman tayo maging hyper. Na konting kibot, talaga naman kung ano natin yung tao, kaya nadudurog tuloy. In a loving way, siyempre. In a loving way. No? Kasi ganoon naman si Jesus Christ eh. Ganoon naman yung mga apostles. Unless meron kayo nakitang gospel passage na sinabi, at si Jesus Cristo ay nagkibit balikat na lamang. Gagawin natin yon. Kaso wala naman kasi, di ba? Wala. Hinaharap niya lahat. In loving righteousness and hating iniquity, lamang yon. In doing no sin and doing always the things that please God. God pleaser siya, hindi man pleaser. Sa panahon ngayon, ang hirap nun, ano? Yung boss namin, sinabi niya yun, eh. No? Nung nagkaroon kami ng meeting minsan, oh, survival of the fittest. Nagpakita siya ng, ano, ng leopard, hinahabol yung usa. Ano yung nakikita niyo? Di, ang dami mga paliwanag. May araw po, mainit, nagtatakbuhan sila, no? Survival of the fittest. Yun ang kalagayan ng opisina natin ngayon. At ang sinabi niya, you must please me every day. You have to please me every day. No? Kasi every time hindi siya napi-please, you're going back to zero. Yun ang tao, mga kapatid. Nung marinig yung sa boss ko, ito ang tao. You want to be pleased every day. Kapag na-please mo siya ngayon at bukas hindi, you're nothing. No? Yun, kapag tao ang pinlist mo, you will not really, cannot really please men. Pero ang Diyos, yes. At ang Panginoon, God pleaser siya. Ang Father ang kanyang piniplease, at ganoon din naman tayo. Kasi pag pinlist naman natin ng God, nadadamay naman ng tao eh. Men will be pleased too, kasi pagpapalain sila ng ating Panginoon. Hindi lamang yon, letter C. In meeting and overcoming temptation, nakita na natin yan. Simulan na lang natin after niyang magpabaptize. And letter D. In giving himself a sacrifice to save people from sin, acts of holiness yan. Letter E, in pronouncing doom upon those who will not forsake sin, that is holiness too. Akala kasi ng tao, kapag sinabing holy, hindi marunong magalit, hindi nananaway, nagkakasala na talaga bang, hindi kita i-judge. Nagkakasala na nga eh. Ang judgment niya, yung ginagawa na niyang kasalanan. You don't have to judge, you have to witness. Kapatid, mali ang ginagawa mo, kasalanan yan. Hindi tayo nagkakasala, kalala pag holy ka, hindi ka gagawa ng ganun. Kala ko ba mabait yan, eh, bakit niya ako sinaway? Kala ko ba holy ang mga born again, bakit nagagalit? Palinghadong meaning ng holiness. Si Jesus Christ, holy siya, in pronouncing doom upon those who will not forsake sin. Yung tipong ganito, ay, anak, pag hindi mo itinigil yan, makukuryente ka. Di ba, normal na ginagawa ng mga magulang yon? Eh, bakit sa mga matatanda, hindi natin gawin? Alam mo, kapatid, pag itinuloy mo yan, maaaring mapariwara ka. Holy yun, kapatid. That is good in the sight of God. Kasi nagpapaalala tayo sa mga tao, especially kung merong naghihintay na kapahamakan sa kanila. Sabihin na ng diretsahan, open rebuke is better than secret love. Sino ang mga witnesses sa kanyang holiness? Last slide. Of course, God the Father. Ang unang witness. Eh, magkasama sila throughout eternity. Eh. Of course, una na ang God the Father. Hindi lamang yon, sino pa ang witnesses sa kanyang holiness? The unclean spirit. Thou art the Holy One of God. Imagine, ano? Witness mo,
sino po ang witness? Taong ito na siya'y holy. Isipin mo kung tatawag sila Pilato. Kasi ganun ang ginagawa ng mga pares noong araw. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Tapos naghahanap si Pilato ng reason para ipako niya ang Lord, diba? Siguro kung nagtawag si Pilate, o sige, gusto ko marinig naman kung sino magsasabing ang taong ito, walang kasalanan siya'y holy. Evil spirit talaga ang lalabas, mga demonyo ang magsasabi, righteous po yung taong yan. Very unlikely. Pero ang unclean spirit, alam niyang holy ang ating Lord. What about man? At tao lang yan, maliit na Diyos. Kapatid ni Lucifer. No? Reincarnation lang yan ni Michael the Archangel. Tao yun, ha? Eh ito, unclean spirit or evil spirit or mga demons, nagpapatotoo na si Jesus Christ ay holy. Ngayon, sino mas matikas ang ulo? Sino mas matikas ang ulo? Hindi lamang yung mga unclean spirit. Sino pa ang mga witnesses sa pagiging holy ng Lord? Judas Iscariot. I have betrayed innocent blood. Buti pa si Judas eh. Buti pa yung mga demonyo. Buti pa si Judas. Nagpatotoong banal ang ating Panginoon. At hindi lamang yan, syempre. Pilate's wife have nothing to do with that righteous man. Maraming hinipo ang Lord eh, by that time. Mga meron siyang mga closet believers ba? Katulad ng asawa ni Pilato. Isa yun sa nag-ano kay Pilate para malagi magdalawang isip eh kung anong gagawin sa Panginoon, yung mismong asawa niya. Oh, di ba? Kaya doon sa movie, napanood din natin yun, medyo pinahaba na lang eh. Pero biblically, nandun talaga siya. Napaka-iksi lang yung kanyang papel, pero nakita natin, siya'y nagsilbing konsensya, in a way, ni Pilate. Kung bakit medyo atubili si Pilate na gawin sa Panginoon yung kanyang mga ipinagawa. Di lamang yun, because of that, letter E, si Pilate mismo, I find no guilt in him. Di lamang yun, letter F, the dying thief, yung magnanakaw, this man has done nothing wrong. Nakita ninyo yung mga witnesses sa holiness sa Panginoon? Mga unlikely, ano? Mga taong hindi mo iisipin sila mismo magwi-witness na ang Panginoon ay banal. Tama yung napag-aralan natin last time eh. Tayo yung grupo ng mga rejects. Mga rejected ng society nagsama-sama. No? Kasama tayo ng mga ito eh. Kasama tayo ng mga ito. And of course, yung centurion mismo, nung tinusok niya, di ba, may lumabas na dugo at tubig sa tagaliran ng Panginoon, truly, this was the Son of God. Mapabuhay ang Panginoon, mapapatay na siya, naghihingalo, nagmi-minister siya sa kaluluwa ng mga taong surrounding, nagsusurround sa Kanya. Ganun ka-powerful ang ating Lord. At saka pa lamang papasok, si Peter. But you disown the holy and righteous one. Nung nasa kanya ang Holy Spirit. Yung mga unang pinag-usapan natin eh, bukod sa God the Father, mga wala namang Holy Spirit sa kanila eh. And yet they witnessed the holiness of our Lord. Si Peter nung bumaba na lang, di ba? Holy Spirit. And of course, habang kasama naman siya ng Panginoon, lagi siyang nare-rebuke. At panghuli, si Ananias. And God has appointed you to see the righteous one. So dito po makikita natin sa huling slide yung mga very mga unlikables. Kung sino pa yung mga rejects, mga unlikables, sila pa yung mariringgan mo ng mga magandang mga salita or turing sa ating Lord. So ang tanong ngayon, kumusta naman tayo? Anong klaseng witnessing ang ginagawa natin for our Lord? Meron kayong gusto itanong o idagdag? Comments? Dun sa ano ba nila kayo? Touch me not issue. Oh, sige. ang translation ng touch dun sa touch me not well is to cling to or to hold on, to grip. So, magkaiba yung touch na ginawa ni Thomas sa ginawa ni Mary, ano? Gusto ni Mary. Angkla yung gagawin ni Mary kasi aangkla na talaga siya eh. No? Magkikling na talaga siya sa Panginoon. Na parang ayaw niya ng pakawalan. Yeah, yun ang difference. Okay, ano pa?
si Ananias yan yung ano, nag-baptize kay ano. Mm. Kay Paul. Oh, hindi di asawa ni ano. Mga oh. Sabi, Ananias sa kasi? Sa Phira. Sa Phira, ano? Mm. Oh, ibang Ananias to. Okay, so ituloy po natin next time.